Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sampung minuto lang yata ang biyahe ni Vera at Orlan ay narating kaagad nila ang bahay ng Lola Ligaya niya. Gulat na gulat ang matanda nang makita sila nito. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila ni Orlan. Nilapitan na lang niya ito. Nagmano siya sa lola niya. Pagkatapos ay niyapos at hinalikan ito. "Kumusta na po kayo, Lola? Mabuti naman na po. Akala ko ba noon pang katapusan ka magbabakasyon dito? Bakit ngayon ka lang?" Bago pa siya makasagot, ay lumapit din dito si Orlan at nagmano. "Hindi ba't si Orlan ito?" tanong nito sa kanya. "Opo, siya nga. At magkasama kayo?" tanong nitong takang-taka. "Ikakasal na kami, Lola," nakangiting sagot niya. Nagtataka siya kung bakit ganoon ang reaksyon ng lola niya sa ideya na magkasama sila ni Orlan. Sa puntong iyon, ay naupo na ang lola niya sa rocking chair na nasa balkonahe ng bahay nito. Para bang hindi na ito makatatagal nang nakatayo dahil sa narinig sa kanya, lalo tuloy siya nagtaka. Sa tingin niya, para napaka-absurd para dito, nikakasal na sila ni Orlan. Binalingan nito si Orlan. "Anong ginawa mo sa apo ko?" "Lola," sansala niya. "Mahal namin ang isa't isa." "Nagpapatawa ka ba, Vera?" Nagpapatulong na tumingin siya kay Orlan. Nakayuko naman ito habang hinahaplos ang batok. "Abay, numero uno mong kaaway ang lalaking ito mula nung maliit pa kayo hanggang sa magdalaga ka. Paano nangyari na naging nobyo mo ito at magpapakasal pa kayo ngayon?" "Lola, kahit naman kontrapelo ako ni Vera, front lang namin yun," salo ni Orlan. "Pareho lang namin itinatago dati ang totoong nararamdaman namin para sa isa't isa. Kaya nga nang hindi na kami makatiis, yun, inilabas na namin. Nagmamahalan po kami, Lola. Mahal na mahal ko po ang apo nyo. Kaya nga po pakakasalan ko siya." Umiling ang lola niya. Tila hindi pa rin makapaniwala. "Bueno, ito lang ang masasabi ko, lalaki. Kapag pinaiyak mo ang apo ko, malilintikan ka sa akin." Nilapitan ito ni Orlan at inakbayan. "Makakaasa po kayo na paliligayahin ko sa Vera at hindi pa iiyakin. Imbitado po kayo sa kasal namin. Ipasusundo ko na lang kayo rito sa pagkilatan." Nang mapagsolo sila ni Orlan, ay inilibot niya ito sa bahay ng mga kapatid ng mami niya. Kahit ang mga iyon ay tila nagtataka kung paano naging nobyo silang dalawa. "I wonder kung ano pang pinagagawa mo sa akin dati, kaya ganoon na lang ang mag-react sa iyo ang mga kamag-anak ko." Kansyaw niya kay Orlan nang pabalik na sila sa bahay ng lola niya. Alam lang siguro nila kung gaano mo ako kahit noon. Napaisip siya sa sinabi nito. Sobra naman yata siya nag-react noon sa mga pambubuska nito. Lumalabas na masyado niyang dinidibdib ang mga iyon kung ganito ang alam ng mga kamag-anak niya. Nang mapadaan sila sa kalyang malapit sa wet market ng bayan, ay niyaya niya magpunta roon si Orlan. "Bumili tayo ng tapang taal, specialty nila yon dito." Nagtungo nga sila roon. Bumili sila ng maipapasalubong sa mga darat na nila sa Maynila. Habang nasa palengke sila, ay biglang tumunog ang cellphone ni Orlan. Seryoso ang anyo nito habang sumasagot. "I'm sorry, but it's over." Humakbang palayo ito sa kanya para may sumaging kaba sa dibdib niya. Bakit kailangan pang lumayo nito sa kanya kung wala itong dapat itago tungkol sa tumawag na iyon? Sumunod siya rito. "Alam mo naman yun nung una pa lang, diba? It's for the best. Believe me, I am. Yeah, I am. This is the end of it. Wag na. The circumstances are different now." "Oo, oo. No, mas maganda ng ganito. Again, I'm sorry." Nang matapos ito sa pakikipag-usap, ay nagulat pa ito nang makita siya nasa tabi lang nito. "Sinong tumawag?" usisa niya. Nabulol ito ng sumagot. "Isang kaibigan." "May problema kayo?"
Wala naman, I mean, siya may problema. Humihingi siya ng advice. Common friend ba natin siya? Hindi, hinawakan nito ang kamay niya. Halika, hanapin naman natin ang tindahan ng mga pastries. May maliit na pagdududang lumitaw sa isip niya. Bakit parang umiiwas ito na mapag-usapan nila iyon? Para bang natatakot ito na may madiskubre siyang kung ano? At noon lang niya naisip, bakit wala siyang cellphone? Nakalkal na niya ang lahat ng mga gamit niya, ngunit wala ang gadget na iyon doon. Imposible naman yatang wala siyang cellphone. Ultimo kargador sa palengke ay naka-cellphone na sa panahong ito. Na mga sumunod na sandali ay pinakikiramdaman na niya si Orlan. Umaakto na ito ng normal. Kung gaano ito ka-sweet sa kanya noong habang nasa ospital siya hanggang sa makauwi na sa rented house nila, ay ganoon pa rin ito kalambing sa kanya. Kaya naman pinili lang niyang iwakse ang mga pagdududa sa isip niya. Kumusta ang pagbabakasyon mo anak? Sa lubong ng mami niya nang makauwi na sina ni Vera at Orlan sa Maynila. Sabik na yumakap siya rito at sa daddy niya. Maaring nakalimutan niya ang pangalan ng kanyang ama, ngunit ang anyo nito ay hindi nabura ng amnesia sa isip niya. Mabuti naman po. Mukha nagkaayos na kayo nitong si Orlan ah, komento ng daddy niya. Ang ngiti nito ay may halong panunudyo. Yes, dad. Tinapos na namin ang lahat ng tampuhan namin sa isa't isa. Mabuti naman pala kung ganoon. Kaya nga po tuloy na ang ka. May nangyari po kay Vera habang nasa Batangas siya, tito at tita. Ago ni Orlan sa sinasabi niya. May pagtatakang tiningnan siya nito. Ako na magkukwento sa kanila. Anito sa kanya. Magpahinga ka na muna sa kwarto. Sa akwasyon nito ay bumalik na naman ang pagdududa sa isip niya. Bakit parang may gusto itong pagtakpan? No, hindi naman ako pagod. Ikwento mo sa kanila mga nangyari. Pero dito lang muna ako para makinig. Nakita niya ang disimuladong paghugot nito ng paghinga. Lalo lang nagpabalik iyon sa mga pagdududa niya. Naaksidente po si Vera habang nasa Batangas. Nabundol po siya ng jeepney. Nabigla mga magulang niya. Ano? Bulalas na kanyang ina. Bakit hindi nyo man lang ipinaalam sa amin? Ayaw po namin na mag-alala kayo. Lalo pa nga na dahil doon ay nagka-amnesia siya. Diyos ko, napatayo pang mami niya. Galit na ito. Ganoon na kalalang sitwasyon, pero hindi man lang ninyo nagawang ipaalam sa amin. Mommy, calm down. Pamamagitan naman niya. Hinintay muna kasi namin na bumalik na lahat ng mga alaala ko. Ayoko rin naman mag-worry kayo. Isa pa, wala naman akong gaano pinsala sa aksidente. Wala ba naman ganong kapinsala yung nag-amnesia ka pa? Singit naman ang daddy niya na galit na rin. Dad, okay naman ako eh. In fact, may ilan ang bumalik sa mga alaala ko. Alam ba ng lola mo tungkol dito? Tanong naman ng mommy niya. Hindi po, itinago rin namin sa kanya. Mas warrior pa sa inyo iyon, kaya hindi ko na lang sinabi. E paano? San ka nagpagaling? Si Orlan nang sumagot. Pagkalabas po ni Vera ng ospital, dinala ko siya sa niren kong bahay. Lalo nang laki ang mga mata ng mommy niya. Sinamantala mo roon ang anak ko? Siya na ang namagitan bago pa lumala ang lahat. Of course not, mommy. Inalagaan lang ako ni Orlan. Hindi niya ako sinamantala. Siya ang nagpaalala sa akin ng mga bagay na nakalimutan ko. Pinuntahan lang namin si Lola bago kami umuwi dito. Ano-ano ba mga nakalimutan mo? Tanong ng mommy niya na bahagya ng kumalma. Yung ilang mga tao at pangyayari bago ako maaksidente. Sinabi niya sa mga ito ang mga natatandaan niya at ang mga nakalimutan niya base na rin sa mga ikinukwento sa kanya ni Orlan. Dadalhin ka namin ulit sa doktor, matatag na saad ng daddy niya. Kailang espesyalista ang tumingin sa'yo. Sabi naman ng doktor, husa na lang daw babalik ang mga nakalimutan ko. Sundin mo na lang sinasabi ng daddy mo. Mabuti nga matingin ka ng espesyalista. Sumang-ayon na lang si Orlan. Magpahinga ka muna. Sabi sa kanya nito, napagod ka sa biyahe at pagkatapos, eto, just get some rest, okay? Pupunta ako li rito mamayang gabi kapag nakapagpahinga ka na. Sige, hinintay niya ang nakasanay na niyang halik nito sa kanyang noo, ngunit hindi nito ginawa. Nagpaalam na kaagad ito. Sumakit ng ulo niya na umakit siya sa kanyang silid. Marami na namang tanong na sumisingit sa isip niya. Bakit hindi sweet sa kanya si Orlan sa harap ng mga magulang niya?
bakit hindi siya hinalikan nito bago nagpaalam? Bakit hindi nito kinumusta sa mga magulang niya kung itinuloy ang ginagawang preparasyon ng mga ito sa kanilang kasal? At bakit parang hinarang siya nito kanina nang sasabihin na sana niyang tuloy na ang kasal nila? Parang napakarami pang hindi sinasabi sa kanya ni Orlan. Napasabunot siya sa kanyang ulo nang nakahiga na siya sa kama. Kailan ba niya maaalala ang lahat ng mga dapat niyang maalala? Kailan manunumbalik ang kumpletong memorya niya? Ah, sumasakit na talaga ang ulo niya sa nakakapagod na araw na iyon. It had been a long day. Nakatulugan na niya ang pag-iisip. Nang magising si Vera ay madilim pa. Nagbihis siya at nagsuklay bago bumaba ng hagdan. Tatlong baitan pala ang nabababaan niya nang sumingit sa imahinasyon niya ang eksena ng pinagbubukas ni Orlan ng pinto ng kotse ang isang babae. Ang girlfriend nito. Diyos ko, may girlfriend si Orlan at hindi ako iyon. Sa pagkakataong iyon ay parang agos ang tubig na numbalik sa kanyang isip na ang lahat ng mga bagay na kanyang nakalimutan sanhi ng amnesia. Napatiimbagang siya nang maunawaan kung bakit ganoon na lamang ang kanyang pagkalito sa takbo ng mga pangyayari. Niloko siya ni Orlan. Napakaraming ipinagsinungaling ito sa kanya. Maraming katotohanan binaluktot ito habang siya ay may amnesia. Higit sa lahat, sinamantala nito ang sandali niyang kapansanan upang masamantala nito ang kanilang sitwasyon. Galit na galit siya. Napakawalang hiya talaga ng lalaking iyon. Binilisan niya ang pagbaba. Tsak ang pake na lumabas siya ng front door nila. Bago naman siya makapunta kina Orlan, inatanaw na niya ang papasok ito sa gate nila. Hi sweetheart, todong ngiting sabi nito. Nakapag-rest ka na bang mabuti? Sinalubong niya ito. Hanggang dyan ka nalang unggoy. Vera, napakawalang yamo. Ano ba klase satisfaction ang nakukuha mo sa pinagagagawa mo? Hindi kita mapapatawad, Judas ka. Huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Nagbabalik ng alaala mo? Oo, kaya hindi mo na may pagpapatuloy pa ang panloloko mo sa akin. Nanlulumong yumuko na lamang ito habang bumubuntong hininga. I'm sorry, Vera. Ayan na mga kafelisidad. Bumalik ng alaala ni Vera. Kaya hayun, aso't pusa na naman. Magawa kayang paniwalaan ni Vera si Orlan na talagang mahal siya ng binata? Kaya naman, abangan!